So, akala ko naman, panis na itong breakup ng Kim C. Kim C ba? Kim Chu and Seung Lim ba? So, ayun na nga guys, no? Nakita ko kasi doon sa mga pinapanood ko kanina na itong si Seung Lim na may ibang girlfriend na daw. At ang sabi doon sa mga comment is grangers na daw yung girlfriend ni Seung, no? Actually, nakita ko na yun si Seung guys doon sa Das Marinas Cavite, doon sa SM, no? Kumakanta-kanta siya doon. Yung mukha niya sa personal at yung mukha niya sa TV, medyo may pagkakaiba, no? Medyo mas pogi siya sa screen compared sa personal. Char! Gumawa ng issue. Totoo naman talaga yun, no? Nakita ko naman talaga sa dalawang mata ko yun. So, yun na nga. Balik tayo sa breakup nila, no? Na nag-break naman na talaga. Matagal na silang nag-break, pero nagka-issue-issue ngayon. So, ano naman sa inyo ngayon kung may jowa itong si Seung? At ano naman kung mas may edad yung jowa niya? Affected kayo? Ako din. Char! Yun na nga. Kung jowa man niya itong babae na medyo chinita din, wala tayong magagawa doon, no? Desisyon niya sa buhay. Kasi ito si Kim Chu na siguro na-hurt siya. Kasi syempre, hindi naman biro ang almost 12 years nang wala sa buhay mo. Alam mo, nakakapanghinayang doon, guys. Based on my own experience. Nakakapanghinayang doon, hindi yung relasyon. Kundi yung taon na nasayang, yung buhay mo, na pwede pa sanang maraming mangyayari sa buhay mo. Pero, iba kasi may partner ka noon. So, para nasayang yung yugto ng buhay mo sa loob ng 12 years kasama ang maling tao, yun yung masakit doon. Para sa akin, ha, yun yung masakit doon. Kasi, ang 12 years kasi guys, hindi yun 12 months, no? Na, pag nag-break kayo within 12 months, 12 months is 1 year, so, okay lang. Masakit nga yung 12 months eh. Yun pa kayong 12 years. So, medyo masakit nga naman talaga yun. Pero, kung ako kay Kim Chu, na ayon sa mga nabasa ko, na hindi rin naman to nagbabalak si Seung magpakasal, so, anong ginagawa ng 12 years? Anong ginagawa ng relasyon nyo within 12 years kung nandyan lang kayo, wala man lang kabalak-balak magpakasal? Wala talaga mangyayari. Diba? Dapat, habang tumatagal kayo, meron na kayong mga plano sa buhay nyo na ay, magpapakasal tayo sa ganitong taon. Kasi para sa ganitong taon, magkaroon na tayo ng panganay natin. Yung mga ganong mga pangarap nyo sa isa't isa. Kasi matagal na kayo eh. 12 years yun eh. Diba? Pero wala naman daw. Kasing ganon si Seung na naisip sa buhay niya. Na wala naman daw naisip na pagpapakasal. So, kaya naman daw, naghiwalay na lang sila at mas pinili nila na maging masaya na lang kung saan man masaya yung isa at saan man masaya yung isa. Ganun. Pero, ang lumalabas ngayon is third party daw. Kaya daw talaga sila naghiwalay dahil ito si Seung ay may babae daw talaga. At yan daw talaga yung rason ng paghihiwalayan ng dalawa. So, ano ba talaga? Sa palagay nyo, ano ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay nila? At kung anong mga dahilan nun, wala na tayong pakialam doon. Dahil buhay nila yan. So, ang pakialaman natin ay ang buhay natin. Char! So, dahil pakialam, meron nga naman talaga ako. At kailangan ko mangialam sa mga dapat kong pakialaman dyan. Bakit naman kasi pakalat-kalat yung mga video nila at mga pictures nila dyan sa FB or sa kung saan-saan kalat-kalat dyan na ganun ang mga nangyayari sa buhay nila at sa mga nagko-comment na ayoko nang mag-react sana kasi lumang-luma na ang breakup nilang dalawa. Pero dahil nga, kung ano-ano na nababasa ko, nangyayalam na lang ako. So yung 12 years na hindi mo akalaing mawala, kasi akala mo yan na, kasi 12 years na, hindi rin. Kasi yung iba nga, 25 years, magsi-silver wedding anniversary na sila pero hihiwalay pa. Yung iba nga magkakaapon at lahat-lahat naghihiwalay pa. Marami akong kilalang ganun guys na naghihiwalay pa rin. Hindi dahil sa tagal, kundi dahil nagkasawaan na sa isa't isa sa sobrang tagal nila. So, yung iba kasi huwag na tayo maghiwalay kasi sayang yung pinagsamahan natin. Huwag na tayo maghiwalay kasi ilang taon na nakalipas. Sayang yung mga na-build na natin na magkasama.
paano na yun kung hindi na talaga kayo nagkakaintindihan or hindi na kayo masaya sa isa't isa? Or sabi nga nila, nawawala na yung spark. Kasi guys, pag nawala na talaga yung spark, dapat kasi, kahit kayo na, kahit matagal na kayo, magkaroon pa rin kayo ng time na mag-date, or magkaroon kayo ng time na mag-usap. Hindi dapat nawawala ang communication nyo sa isa't isa kahit sobrang tagal nyo na. Dapat lagi nandoon yung communication nyo. Kasi, para malaman nyo kung ano ang plano niya, kung ano ang gusto niya, at kung ano ang gusto mo, yung ganon, pag-uusapan yun, hindi yun mahuhulaan. Hindi yun huhulaan. Ah, huhulaan ko kung ano gusto mo ngayon. Siguro gusto mo mag-date sa akin ngayon kasi na-miss mo ko. Yung ganon. Walang ganon. Okay? So, kung mahilig kang i-surprise siya nung mag-jowa kayo, yung naligaw ka pa lang, pwede mo siyang i-surprise kahit patagal na ang relasyon nyo. Yung mga lugar na pinuntahan nyo noon, pwede nyo pa rin yung puntahan ngayon kahit sobrang busy kayo. Ganun daw kasi yon. So, kung papasok kayo sa relasyon, tapos hindi nyo naman alam ang gagawin nyo, huwag na kayong pumasok, lumabas na kayo agad. Huwag nyo patagalin kasi sayang yung panahon. Sayang yung, ha? Gigigil na naman ako, ha? Char. So, parang naantok na talaga ako, guys. Kaya hindi ko na alam kung anong sasabihin ko dito. Ay, sisihan kasi may girlfriend na, binabash na yung girlfriend niya talaga. Nakita ko sa mga basher dyan. Shout out sa mga basher, no? Na basher na katulad ko. Char, hindi naman ako masyadong basher. Medyo pialamera lang talaga ako. Huwag nyo naman kasi masyadong ibabash sa bongga mga tao. Kasi, wala naman kayo ambag sa mga buhay ng may buhay. So, ang intindihin nyo kung anong kakainin nyo bukas bago nyo pakialaman ang buhay nila. Masyado naman kayo na-epekto ha, na hindi nyo naman siya kano-ano. So, hayaan nyo na siya. Kung yan man ang bago niya ngayon, yung sinasabi niyong gurang-gurang na ang pinalit niya kay Kimchi, wala naman kasi yan siguro sa ganda. Bakit si ano, pinagpalit naman sa bata, tapos sasabihin niyo, ay, matanda na kasi siya, kaya pinagpalit sa bata. O ngayon si Kimchi, pinagpalit sa matanda, o ano masasabi niyo? O, ha? Ha? Kasi nasa tao talaga yan. So, ayun na lang, no? Kasi, I'm so very sleepy. Sana po ay subscribe nyo ang aking channel at manood naman kayo kahit ganito lang ang channel ko. Bye-bye!